Ipinangako ang mahabang buhay para sa paggalang sa mga magulang, February 23. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Exodo, Kabanata 20, Talata 12. Ang mga tunay na susunod kay Kristo ay dapat na pahintulutan siyang manahan sa kanilang mga puso at iluklok siya doon bilang hari. Kailangan nilang pangatawanan ang kanyang espiritu at likas sa kanilang buhay pang tahanan at magpakita ng paggalang at kabutihan sa mga nakasasalumuha nila. Marami mga bata ang nag-aangking kumikilala sa katotohanan, ngunit hindi nagbibigay ng nararapat na karangalan at pagmamahal sa kanilang mga magulang na nagpapakita ng kakaunting pag-ibig sa ama at ina at nabibigong parangalan sila sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga ginugusto o sa pagsisikap na pag-aanin ang kanilang paghihirap. Maraming nag-aangking Kristiyano ang hindi nakauunawa sa kahulugan ng igalang mo ang iyong ama't ina at hindi rin dahil dito makaaalam sa kahulugan ng ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Nababatid ng mananaliksik na mga puso ang inyong saloobin para sa inyong mga magulang dahil tinitimbang niya ang likas na moral sa ginintuang timbangan na makalangit na sangtuaryo. O, aminin ninyo ang inyong paglimot sa inyong mga magulang, ang kininin niyo ang inyong kawalan ng pagkalinga sa kanila at ang inyong pagkahamak sa banal na kautusan ng Diyos. Ang mga magulang ay may karapatan sa isang antas ng pag-ibig at paggalang na hindi ibinibigay sa ibang tao. Itinalaga mismo ng Diyos na siyang nagbigay sa kanila ng pasanin para sa mga kaluluwang ipinagkatiwala sa kanila, na sa mga unang taon ng buhay ay tatayo ang mga magulang sa lugar ng Diyos para sa kanila mga anak. At ang mga tumatanggi sa nararapat na otoridad ng kanyang mga magulang ay tumatanggi sa otoridad ng Diyos. Hinihingi ng ikalimang utos sa mga bata na hindi lamang magbigay galang, magpasakop at sumunod sa kanilang mga magulang, kundi magbigay din sa kanila ng pag-ibig at pagmamalasakit upang pag-aanin ang kanilang mga pasanin, upang bantayan ang kanilang reputasyon at pangalagaan at aliwin sila sa kanilang katandaan. Umiira lang ikalimang utos sa mga anak habang sila at ang kanilang mga magulang ay nabubuhay. Mga anak na lalaki at babae ng Diyos, tayo ay tumatalima sa kautusan ng pag-ibig ng Ama.